Good morning mga kasyo. Morning, morning sa inyong lahat. For today's vlog, lalang kakagising ko lang tapos ko lang maligo tapos diretso na tayo sa trabaho. At ayun na nga mga kasyo, no? Tayo'y papunta na sa ating trabaho. So, itong video na to mga kasyo, ay may muta pa ata ako eh. Maligo naman ako. Ang katira naman yan. Itong video na to mga kasyo, ipa-vlog ko lang sa inyo kung ano yung daan dito papunta dun sa trabaho na ano, na umaga. Yung early. Kasi ano eh, 7 pa ngayon, may lamok pa dito sa loob. Oh, kapasok. Galing ha? Lalaki ng lamok nila dito sa Canada mga kasyo. Pambihira. So, yun. Para din masaksihan nyo din yung daan. At talagang pa-change na talaga yung ano, yung season. Patapos na talaga yung summer mga kasyo, no? So mag-fall na. Tapos alam niyo na pag nag-fall na, ilang ano na lang yan, ilang weeks na lang yan, mag-ano na kagad yan, mag-winter na kagad yan, mag-i-snow na kagad yan. So samahan niyo na lang ako mga kasyo, no? Habang tayo ipapunta sa aming, sa aking trabaho. Ganito dito, alas 7 ng ano, ng umaga, pero hindi pa masyadong maano, hindi pa masyadong maaraw. Naulan pa mamaya daw. Taas daw yung rate ng ulan eh. So, yun, dahan-dahan tayo dito mga kasyo, kasi fast lane to. So, hindi muna ako magburit-burit. Pasok na sa fast lane. So, ngayon mga kasyo, 2 lane lang talaga dito papunta doon. 2 lane din pabalik dito sa dinadaanan ko. So, kahit na ganyan, mga malalaking sasakyan, no? Ingat tayo diyan. Huwag tayong masyadong dumikit diyan. Kahit sa mga ganyan, mabilis sila magpatakbo. So, hindi kagaya doon sa dating country ko na pinagtrabahuan, pag mga ganitong sasakyan, may limit yung takbo. Dito, naka 120 na ako, ganyan din siya, 120 din siya, yan. Eh, hindi ko din siya pwedeng sabayan, no? Kasi nga, baka bigla tayong mahigop dyan, so papaunahin na lang natin siya. So, yan, laki-laki, no, diba? So, yan. Yan yung mga, mga classmate ko sa daan, pagpunta sa trabaho, mga kasyo. Pero hindi pumunta dito para lait-laitin, ha? Handa mo, ha? So, every day, iba-ibang klaseng mga ganyan. May mahahaba, may mahahaba, may pinakamahaba, may grabe ang haba. Puro mahahaba lahat. Ma'am, galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? Ganun, yan. So, ngayon mga kasyo, i-ano ko na sa inyo, ipapakita ko na sa inyo yung road para naman ay kayo yung matour dito sa dinadaanan ko papunta sa trabaho, no? So, maraming salamat sa panonood and I wish you all the best sa ngayong araw na to or ngayong gabi, sang lupalop man kayo sa buong mundo. God bless you all, sir, ma'am. And sana'y nasiyahan kayo dito sa pag-tour ko sa papunta sa trabaho. So, maraming salamat. Ciao! Yung lane kanina mga kasyo na pinakita ko sa inyo, yun lang yung lane na tinatawag nilang fast lane dito, which yellowhead.
2 lanes lang siya. 110 yung maximum nila. So na-miss ko na yung takbuhan doon sa dati kong ano, tinatrabahuan, no? So 110 yung maximum nila dito. Hindi ko alam kung may limit pa ba sa may ano pa ba, may aside from 110 na meron pa bang mas itataas pa doon. So yun, yeah, papakita ko lang sa inyo, no? Kasi ang ganda ng araw, oh. Palabas na yung araw. Tingnan natin yung araw. Yun, oh, ang ganda ng araw, mga kasyo, no? Kita niyo yun, mga kasyo. Yan, ganda ng araw. Sarap magano. Magliwaliw. Tapos baka may disgrasya pa dito, mga kasyo. Hindi natin alam 'to. Dali pa tayo dito. Buti na lang inagahan ko. Ito, nagsisimula na talaga ditong magkakaroon ng mga ganitong klaseng mga senaryo habang nabiyahe tayo, mga kasyo. Kasi nga dito nga sa kanila, always always talaga yung mga disgrasya dito, lalo na sa madaling araw. Ayan, oh. Parang dilawan pa tong sasakyan na nasa harap natin, ah. So yun, mga kasyo, ito lang, ito yung araw-araw na dinadaanan ko, tinatahak ko papunta sa trabaho. Ayan. At ito'y first time sa akin na nasa ano tayo, sa road tayo kung saan sinasabi nilang mabilis. Pero parang ang takbo namin is 60 lang. Siguro may nadisgrasya sa harap or traffic lang talaga. Kasi doon sa dulo, kasi sa labasan nito, may exit dito na merong tulay na ginagawa. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung tulay na yun. Hindi ko nga maintindihan, but hindi natapos-tapos yung tulay na yun. Ayan. So, uulan daw ngayon. As per sa forecast, titingnan natin kung mapo-forecast ba nila yung ulan talaga ngayon. Pero every time naman talaga nagpo-forecast sila, 80% naman talaga na uulan. Bihira lang yung nagpo-forecast sila na hindi na ulan. Siguro nung nandito ako, sa lahat ng forecast na isang beses pa silang na nag-forecast na hindi umulan. Ito lang yung ano namin, araw-araw ko itong ginagawa, no? Monday hanggang Friday, tapos bukas last day namin. Tapos nabalitaan ko na parang holiday daw sa ano, sa Monday, gawa ng Labor Day. O, di ba? Dami din pala nilang holiday dito. Holidays. Busog ka din pala sa holidays dito, mga kasyo. Pero wala nang mas itatalo pa sa holidays dun sa previous kong pinagtrabahoan. Sa previous na country. Grabe kung makapag-holiday dun. Sa working hours. Yan yung mga namimiss ko. Dahil dyan, i-topic na natin kung ano yung mga namimiss ko na hindi ko masyadong nagustuhan dito sa Canada. So, balik na tayo sa video ko, mga kasyo, no? Okay. Yun na nga, mga kasyo, no? Balik na tayo sa video natin. And, habang tayo'y natahak punta dun sa trabaho natin, ang itatopic natin ngayon is yung comment ni Marigold. Yan. Ang comment niya is dahil ako ay galing sa United Arab Emirates, gusto niyang i-compare kung ano ba daw yung na-miss ko doon habang nandito na ako. Nung nakarating na ako dito, na-adapt ko na yung 1 month nila na sinasabi nilang 1 month ma-okay ka na ganyan. Ano yung usually na nami-miss ko, na ikumpara ko palagi.
So pinakauna, ma'am, ang pinakauna na na-miss ko, ma'am, is yung transportation. Kasi nung una pa, pagdating ko pa lang dito, hindi kasi agad ako nag-rent ng sasakyan. So transportation kasi dito, ma'am, hindi kagaya doon sa UAE na always yung transportation meron, ma-taxi man, ma-bus man, or kahit anong klaseng transportation, meron nga tayong transportation sa Dubai, which yung sa tubig, di ba? Yung nagbabangka, ganyan. Meron pang train. Daming transportation. Dito meron naman din, pero yung interval nila is sobrang tagal na kung na-late ka, late ka na talaga. At kung yan yung way ng papunta ng trabaho mo, pag na-late ka, wala na, GG ka na talaga. So, yan. Yan yung number one na na-miss ko talaga, transportation. Number two, ma'am, na na-miss ko is yung mga aminin ko yung mga pagkain. Na-miss ko talaga yung pagkain dun sa Dubai, Abu Dhabi, ganyan. Especially yung mga Indian foods na kinakain namin. Indian foods are so delicious. Ika nga, sabi ni Louis Maynard Cabello. Yan yung mga lineup namin sa pagtuwing nakain kami sa labas. Yan, ma'am, nami-miss ko din yan. Kasi dito naman, ma'am, meron naman mga pagkain dito. Marami namang mga pagkain dito. Kaso, pupunta ka pa sa mall or pupuntahan mo pa itong location na to, ganito. Hindi talaga same siya sa Abu Dhabi na dyan lang, sa kanto, ganito, ganyan. Pagliko mo, makikita mo yan, ganyan. Dito, iba dito. Malayo talaga. Malayo. Kaya siyang puntahan at napupuntahan talaga namin pag gusto, pag nagka-crave talaga kami. Pero, yung ano ba, yung tinatawag nila na access ba, hindi masyadong madali. So, parang sa food tsaka yung transportation, yan. Grabe yan. Yan yung unang nakumpara ko na above yung nasa sa UAE pa ako na time. Mas maganda, mas pabor yung nasa UAE pa ako na time. So, pangatlo na na-miss ko, mga kasyo, no? Pangatlo na na-miss ko is yung mga 1 to 10 na mga bentahan, yung sa Giftland, sa Durham Plaza, yung mga ganyan. Na-miss ko siya kasi maraming mga bagay dito na magagamit ko to dun sa meron lang talagang 1 to 10 dito, mabibili ko kaagad, ganyan, no? Yun, na-miss ko din talaga yun, mga kasyo. Grabe. Dito talaga, pag sinabi mo, pag may bibilin ka, presyo talaga, presyo. Gagastos at gagastos ka talaga, mga kasyo, no? Hindi yung burit-burit lang na gastos. Gagastos ka talaga dito, to be honest. Then, pang-apat na na-miss ko, mga kasyo, is itong klaseng na-miss ko is naging part na kasi sa buhay ko. Naging part na din sa buhay ko, ma'am. So, kaya yung na-miss ko, madam, is yung activity namin sa simbahan, yung ganyan. Kasi ako'y nagsiservisyo din sa simbahan dun sa Abu Dhabi pa ako, dun sa Abu Dhabi pa ako. So, na-miss ko siya. Though dito, meron naman din. Magsiserve naman din kami dito. Pero iba yung kasama mo yung mga matagal mo nang kakilala for almost 7 to 8 years, mga ganyan ba? So nakakamiss siya. Yan. Tapos ano pa ba yung mga na-miss ko na mas parang mas pabor talaga sa Abu Dhabi na magtrabaho? Yung yung pag-receive mo sa sahod. Actually, oo, kung comparing lang, i-convert mo lang, mas malaki talaga sa dito pag i-convert mo siya. Pero pag tuwing nasahod na, parang ito yung natanggal sa akin. Grabe naman yung tax na yan, yung parang ganun, no? So na-miss ko yung sa pasahod ng UAE na pag nagsahod na, kuha mo talaga lahat. Ganyan. So yun lang, mga kasyo, ma'am. Yun lang yung napansin ko na pabor, na nakaka-miss.
especially yung gasolina, nakakamiss din ganyan kasi yung presyo dun sa atin, comparing dito sa presyo ng gasolina dito, yan, nakakamiss din. And yung ano din mga kasyon, nakakamiss din yung access natin pagpapunta tayo ng sine, yung mga ganyan, manonood tayo ng sine, may bibilhin tayo, ganyan, grabe, nakakamiss din kasi dito talaga magdadrive ka talaga pag sasadyain mo talaga. I mean, hindi yung kagaya doon sa ano, sa dati ko na pag nagbiyahe kami, na pag nagano kami, nagplano kami, urada-urada, diretso-diretso na 'yan. Mga kasyo, wala nang burit-burit 'yan, diretso na 'yan. Pag na-desisyunan ng mga 5 minutes lang, mga ganyan. Oh, diretso na kagad. Dito naman is kailangan pagplanuhan mo kasi yung buong araw mo parang kakainin, no? Kakainin kasi pabiyahe kayo ng mga 30 minutes papunta pabalik ganyan. So dapat pagpapalanuhan niyo talaga yung mga plano niyo, hindi kagaya dun na diretso-diretso lang. So yun lang siguro yung sa ngayon na napansin ko, ma'am, na sa tanong mo. Sana'y habang ako ipapunta sa trabaho ay nabigyan ko kayo ng hint din sa mga. Pero ito sa akin, mga kasyo, no, experience ko lang to. Ito lang yung na-experience ko, nadaanan ko lang sa sarili ko, ganyan. So I hope may yung mga na-miss ko, naging ano din yun, naging warning na din sa inyo na mga nagpaplano na yan, kailangan nyo yung i-embrace, ganyan. So ito, experience ko lang to sa sarili ko na nandito ako sa Edmonton, sa Alberta. So hindi ko din alam sa mga iba kung ano yung mga na-experience sila nasa Ontario, sa kung saan-saan man, BC, sa Calgary, Vancouver, ganyan. Iba din yun sa kanila, di ba? So, mama, sanay na sagot ko yung tanong mo, and ako'y magpapaalam na at malapit na akong narating, malapit na akong makarating sa aking trabaho at tayo'y maghanap buhay muna. So maraming salamat and thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe this channel, Team Rio. So God bless us all, and happy weekend sa inyong lahat. God bless. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga kasyo, no? Kaganda-ganda ng araw, tapos bigla lang uulan. Galing, ha? Ganyan dito sa amin. So, dapat ito, mga ganito, tanggap nyo ito, mga kasyo. Gusto mong magtrabaho dito. Na pagising nyo, sarap-sarap ng araw, tapos bigla lang uulan ng ganyan. Dapat ready kayo sa mga ganyan. Tapos hindi siya yung birong ulan, no? Ulan talaga siya, mga kasyo. So, yan, dapat maging handa tayo sa lahat ng mga bagay, mga kasyo. Lalo na tayo'y nabiyahe. Ayan. Na-aching ako, mga kasyo. Panoorin nyo na lang yung daan. At ako'y a-aching muna. Hey! Nako! Pambira naman buhay to. Yan, mga kasyo, maulan na umaga sa inyong lahat. Sang lupalop man kayo dito sa buong mundo na nanonood ngayon, good morning sa inyong lahat. Masyadong maulan na talaga dito, mga sir. Yan. Ito kasi yung nagpapatraffic dito, mga kasyo, sa dulo kasi nito. Merong tulay, no? Tapos itong tulay na to, hindi ko ma-explain ba, pero yung tulay na yan, mga kasyo, is ano, may tagal-tagal na ding hindi pa naaayos yan, eh. Patay! Nagbo-volume-volume to. Oh, ganyan sila ka-ano dito. Ganyan sila ka-tralala dito, mga kasyo.
late na kasi yan sila, kaya ganyan yan sila magano. Eh tayo eh relax lang tayo mga kasyo kasi nagbibigay talaga tayo ng oras sa biyahe natin. Hindi, kapihan muna natin, no. Ito, muntik to siya. Itong sa harap natin, muntik siya. Muntik siyang na, ano, nahagip ng... Hindi naman tayo makatawid nito. Tayo na lang talaga natin. Kala ko kakainin siya kanina ng ano. Sabi, malakas yung ulan mga kasyo. Hindi kasi nakikita yan sa wiper kasi ano eh, malinis yung kuha ng camera tapos. Pero pag na, andito ka sa ano, sa harap, dito ka actual na nagmamaneho ka, wala, mapipil mo talaga na ano, mapipil mo na naulan talaga. Dito pa tayo dumaan sa third lane. Third lane kasi yung pinipili ko palagi mga kasyo para alam niyo na kung kayo'y na ano na nahihigop ng exit. Oh, yan. Sa third lane lang kayo para safe tayo palagi. Abay, meron natang kaguluhan dyan sa dulo ah. Ba't ang tagal-tagal makamove nito ah. Hindi din kasi tayo makagalaw kaagad dito sa kabila kasi hirap gumalaw. Kita nyo naman mga kasyo, no, yung mga tao dito kaya nahihirapan tayo. Ano bang meron? Bakit parang traffic lahat? Paliko kasi to dito pala, oh. Hindi ko alam na paliko pala yan dyan. Tapos traffic dun sa dulo kasi may nadisgrasya dun, oh. Yun. Yan naman pala, eh. Tara mga kasyo, diretso na tayo sa trabaho natin. Meron pa akong ilang minuto pa sa biyahe papunta. So, dito lang tayo, third lane lang tayo palagi mga kasyo, no. Ito yung pinaka-safe papunta sa trabaho, third lane. Para sa akin, yan yung pinaka-safe mga kasyo na third lane. Tapos, itong mga kasabayan natin mga kasyo, ready na yan sila. Meron kasing style dito sa mga gulong. Meron pwedeng suutan mo ng gulong yung sasakyan mo ng ano, all season. Pwede ding winter lang, pang winter na gulong. Pwede ding pang summer lang na gulong. Ang advice sa akin na mga kaibigan ko, mga kasyo, is for ano daw, winter na gulong. Huwag na mag winter, huwag na ding mag summer. Ano daw, all season daw yung gamitin. Pero ang payo sa akin ng nasa bahay is mag summer, pag winter. Di makinig tayo sa kanila kasi sila yung may mas alam. No? Ayan, hindi na masyadong maano yung ulan. Malakas.
As in, pag mga ganito mga kasyo, pag hindi nyo pa alam yung daan talaga, ang technique dyan, gamitin nyo kaagad yung pinagbabawal na technique. Keep lang talaga kayo sa third lane, tapos kung ano yung maximum speed, mag-minus kayo ng 10 or 20 para maalala nyo yung kung saan kayo, saan yung daan nyo, or masunod nyo yung naka-mention dyan sa ano nyo, sa ways nyo, or kung ano bang maps me ba yung gamit nyo para mag-guide kayo ng mabuti. Kasi pag lumagpas kayo dito, hindi to kagaya dun sa dating country ko na pag lumagpas kayo, may exit sa dulo. Dito yung exit dito sa next city na siguro. Kaya ingat-ingat talaga tayo mga kasyo, no? Ayan, no? Yan daan dito mga kasyo. After nito, makikita nyo yun na yung ano, yung sinasabi kong bridge. May bridge na hindi pa nila natapos-tapos. Ganda ng takbo, tapos biglang dikit, ganyan. Ganyan yung mga tao nila dito mga kasyo. Ingat tayo sa pagdadrive talaga dito kung kayo'y huwag nyong tularan. Ang technique dito mga kasyo, dapat dito kasi 2 lanes na siya. Yan yung sabi nila, dapat 2 lanes na daw. Pero pwede pa naman kasi open naman to. Hindi naman to kinlose tong lane na to eh. Dito, pag nakita nyo na yung sign na ganyan, na mag-merge na dapat, o dyan kayo mag-merge. Hindi yung ano, diskarte-diskarte lang para mabilis yung ano, yung pag, alam nyo na, pagdating natin sa trabaho, kung hindi tayo madiskarte sa daan, wala, GG tayo. O dito, pwede na ako mag-merge dito mga kasyo. Dito. Hindi wala silang nagawa. Pag may police din, wala din akong magawa. Ano lang yung ano dito mga kasyo, para tayo hindi ma-late, no, sa trabaho. Yan. Talagang malapit na talaga tayo sa trabaho mga kasyo. Konting tease lang. So, ito yung sinasabi kong bridge, no? Na malaking bridge to mga kasyo. Kasi sa labas nyan, para sa dulo nyan dun sa my right ko, lake yan eh. Malalim na malaking lake. Ganyan. Maraming mga nagka-camping dyan mga kasyo. So, maganda dyan. Wala namang buaya siguro dyan eh. Ayan mga kasyo, ilang ano na lang, minuto na lang at nasa trabaho na ako. So, ayan, binigla ko kayo sa sobrang, binigla ko kayo sa pag-greet ng good morning, na maganda yung araw, tapos biglang umulan, no? Ganyan dito sa Alberta. Minsan pa nga, mga kasyo, kompleto ricados yan. Mahangin na, biglang maaraw, mainit, tapos biglang uulan, tapos biglang nagsisnow. So, yan yung mga kailangan nating paghandaan. Ayan. Tayo'y malapit na sa trabaho. Gusto ko lang na magsabi ng pasasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood, nakikinig sa itong vlog na to na palagi kong pinupost. Sana'y i-like nyo at i-share nyo para dadami tayo mga kasyo. Subscribe, ganyan, subscribe for the love. yun lang talaga yung kailangan dyan, yung technique dyan. So, sa mga kaibigan ko na nasa Abu Dhabi, ingat kayo dyan palagi. Sa mga kaibigan ko na nasa TGC Abu Dhabi din,
Well, good luck sa inyo. God bless sa inyo mga kapatid sa paparating na anniversary. And we're hoping and claiming, declaring na it will be a victorious day. Ay nako mga kasyo, wala na, wala nang ulan mga kasyo. Okay na tayo dito. So na tayo dito sa biyaheng ganito. Tapos dito mga kasyo, iba din yung style dito. Pag nakwento ko na sa inyo eh, kwento ko lang ulit. Pag naliko kayo sa right na kahit naka-red yung ilaw, yung ano, yung signal light, pwede. Allow, basta mag-brake ka lang, mag-minor ka lang. Bira itong late-late na sasakyan, tapos ang kulit-kulit. So, maraming mga, anong tawag nito? Maraming mga ano dito, maraming mga rules na hindi na-apply doon sa Dubai or sa Pilipinas or kung saan man kayong repalop ng mundo. So kailangan yung pagstudyahan yung ano, yung handbook, driving book nila para maipasa nyo kaagad yung kung kayo nagbabalak na kumuha ng lisensya dito, lalo na sa Alberta. Iba-iba yan mga kasyo, no? Iba-iba yan per tawag nito, per state. Iba-iba yung mga rules niyan. Iba yung sa Toronto, iba yung dito. Basta kaya ingat tayo at makinig tayo ng mga ano, ng mga vlog kung saan sila nakabase. Yun yung pagbabasihan din natin. Kasi baka ang pinapanood yung vlog, vlog ng Ontario, tapos magte-take kayo ng ano, ng exam dito sa Alberta. Patay tayo diyan. Meron kasing mga iba-iba din silang mga style eh. Kaya ingat tayo. Yun lang naman na paalala lang naman yun. Tayo malapit na. Grabe pala yung biyahe ng mga kasyon, no? 35 to 40 minutes. Not bad. Not bad for vlogging. Bad for gasoline. Yeah. Pasok na tayo dito. Tapos may mga 5 minutes pang takbo mga kasyo. Kasi dito 60 na to dito. Dahan ito dito. Naka 80 pa nga tayo. Tapos baka ma-champuhan tayo ng ano, ng less poo. Tay tayo dyan. Lalabas, parang lalabas na naman yung araw mga kasyo, no? Ano, nakita nyo mga kasyo, no? Parang lalabas na naman yung araw. Ano ba nang ano na naman yung araw mga kasyo? Nagtitrip. Lalabas daw siya, pero dito mga kasyo, 60 lang tayo dito. At may mga camera dito. Diba, ang gulo ng daan nila. May mga paliko, may mga paha, paano, pasalubong. Ayan, kung nakita nyo yan, tinatrack nyo yung ano, yung takbo mo. Kaya ingat tayo mga kasyo. Pag lumagpas ka doon ah, tapos may less po, bayad na. Wala nang mas iba pa sa Alberta. Bayad na, ganun lang. Ano yung sasabihin?
nagsi-cellphone pa kasi itong ano na to eh. Unggoy na to eh. Sorry, nabigla ako. Sorry mga kaso, nabigla ako. Nakakainis kasi, nagsi-cellphone pa eh. Pwede naman yung... Idiretso yun eh. Ganyan dito mga kasyon, tayantay lang tayo no. So tayo'y malapit na at antay-antay na lang. Grabe, grabe yung biyahe kanina. Na gipit pa tayo dun, na ipit pa tayo dun sa may traffic no. Kape tayo, kape sa umaga. Importante yan. Himala nga ngayon mga kasyon, hindi ako nag-heater eh. Pero pero all the time, nag-heater ako pabiyahe. Kahit na hindi pa winter. Alamig eh. Tapos pa-uwi naman, naka-pull yung AC ko pag pa-uwi naman. Kasi mainit din. Hindi mo maintindihan dito. So, yan. Lapit na tayo. Try na lang natin na mag-go na to. Pag nag-go naman to, okay naman. Tagal naman. Kaya mga nandyan sa gilid, mga bahay yan mga kasyon. Apartment. Ayan. Pwede na. Ayan mga kasyon. Nag-go na and malapit na tayo dun sa bahay. Sa trabaho. So first time ko tong vlog na to no, na nag-vlog ako papunta sa trabaho. Gawa nga ng tanong ni Ma'am anong tawag nito? Marigold. At least naman na sagot ko siya, tapos napakita ko din sa inyo yung travel ko no. Ayan. Napakita ko din sa inyo yung 4 season in a day. Yan. Sige. Ito mga kasyo, ang maximum speed na lang talaga dito is 60. Depende kung walang pulis. And sila yung mga ibang mga nagmamaneho dyan, na-drive yan ng mga 70, 80 ganyan. Pero ingat ka dito kasi maraming mga dito natawid na mga mga deer. Tingnan nyo itong signal na to mga kasyon, no? Red siya, red. Yan, red. Red yan, pero pwede tayong lumiko dyan. Yun nga lang, kailangan aware tayo na naghinto tayo, chinek natin yung gilid natin, at good to go tayong lumiko. Yan mga kasyon, yan yung discarte dyan. So dito 50 naman yung speed dito. Ayan, 50 naman yung speed dito mga kasyon. Kaya tanda lang tayo, may oras pa tayo eh. Pagdating dun, duty na kaagad. So sa ngayon, ang gagawin ko ngayon sa trabaho is simple lang, order lang ng mga items, tapos magantay lang ng mga ibibigay sa mga doktor na mga items para sa operasyon nila. So ayan na nga, at tayo'y malapit ng makarating sa ating munting trabaho. Ayan. Okay naman din. Kasi usually kasi mga kasyon, no? Itong road na to, grabe yung traffic dito pag ganitong oras. Kasi ang daming
ganito na nga lang na road, dami pang nag-ano dito, nag-gigit-gitan, nag-aaway, ganyan. Gawa ng speed, ganyan. May nag-overtake, nagalit yung in-overtakean, ganyan. Overtakean din niya ulit yung mga ganyan, away bata. And, nandito na tayo sa ating munting trabaho, mga kasya. So, I hope and I pray na yung araw nyo ngayon or yung gabi nyo ngayon kung saan lupalop man kayo dito sa buong mundo is maganda, no? Maganda at basta maganda. Yan lang yung masasabi ko. So, hanap lang tayo ng mga parking, mga kasyo. Usually kasi mga kasyo, sa likod ako ng parking kasi mas maganda kasi sa likod na parking. Aga ni Kuya. Yan, dito tayo sa likod, mga kasyo. Diretso na tayo. Pag-ilid tayo. Pag-ilid na mga style ba? Ganyan yung mga diskarte pag ano. Touching na naman ako. Aga ni Kuya. Dapat naman alas 8. Ayan mga kasyo. So ayan na nga mga kasyo, no, maraming salamat sa pagtiis na panoorin yung vlog ko ganyan, okay. And nandito na tayo sa trabaho ko, so magsisimula na ako magtrabaho. Maraming salamat sa panonood mga kasyo and sa inyong lahat na palaging nanonood din. I hope and I pray for everything na maging all is well sa inyong lahat. And God bless you. And abangan na lang natin yung susunod na maisip kong vlog. Mag-comment lang kayo. Comment down below at gagawin natin yung gusto nyong vlog. Ayan. So maraming salamat mga kasyo. And God bless us all. And always lang tayo mag-pray sa mga kailangan natin sa buhay. At pakikinggan tayo ng Panginoon. Ayan. Diba? Thank you. Bye.